Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonah for those who are new here. Ang inyong Ate Jing ay muli na namang nagbabalik para magbigay sa inyo ng tips, advices, ideas, and guidance for your long-distance relationship. And in this video guys, ang pag-uusapan naman natin ay yung kung ano yung mga gagawin nyo para mabaliw sa inyo yung ka-LDR nyo. I will give you 7 tips guys na it needs analyze, it needs time to process, nang sa ganun ay makita nyo yung resulta in the end. Actually, lahat naman po ng bagay ay nangangailangan ng oras to process, guys. At nang sa gayon ay makita mo yung resulta in the end. Ano yun, sili? Pagkakain mo ang hang agad? So, in this video, I will give you 7 tips. Hindi lang para mabaliw sa inyo yung ka-LDR nyo, kundi hindi para makatulong din sa long-distance relationship nyo, guys, na mag-work out ito at maging smooth yung takbo. Kaya every tips ay dapat nyong pakinggan yung paliwanag kasi nandoon na ipapaliwanag ko kung bakit dapat at kung bakit hindi dapat para mas maintindihan nyo talaga ng mabuti at nang sa ganun ay magiging guidance nyo ito sa mga gagawin nyo sa long-distance relationship nyo, sa mga gagawin nyo sa kapartner nyo. So, para masimulan natin, don't forget to hit this subscribe button below at bigyan nyo rin ako ng like, guys, kung magugustuhan nyo itong video at lalo na kung makakatulong naman ito sa long-distance relationship nyo. But, of course, huwag nyo rin kalimutan yung bell button natin so you will be notified to all of my upcoming videos. Huwag na natin ito patagalin, kaya simulan kaagad natin sa ating tip number 1. Huwag mo siyang habul-habulin. Ano bang ibig sabihin nito? Napakadalas na maling ginagawa ng mga babae guys, ng mga Pilipina, ay yung parang nagiging obsessed sila doon sa ka-LDR nila. Na yung tipong hindi nila kayang mabuhay nang wala yung boyfriend nila. Which is napakamali po kung yan yung ginagawa nyo. Lalo na kung foreigner yung ka-LDR nyo. Kasi nga, lagi ko itong sinasabi guys na ang mindset ng foreigner ay independent. So, dapat kung ikaw Filipina ay nangangarap ka ng boyfriend na foreigner, ay tumbasan mo yung pagiging independent nila. Hindi yung tipong porke matatanda na yung mga magulang mo ay wala ka ng masasandalan, kaya maghahanap ka ngayon ng boyfriend na pwede mong masandalan kapalit ng parents mo. Hindi po ganun. Bakit na-a-attract yung mga foreigners guys usually doon sa mga taong, sa mga babaeng confident? Kasi pag ang babaeng confident, it means marunong magdala ng sarili niya. At ang babaeng confident ay usually independent. At ang babaeng independent guys ay hindi lang siya maganda kasi nandoon na makikita rin ng foreigner guys na ang babaeng independent ay matatag, mataas ang charisma, appealing, stunning, at higit sa lahat guys ay nakakabilib kausap. Kasi pag independent ka ay nandun kasama, package mo na yon sa pagkatao mo na marami kang alam. Kasi nga matapang ang loob mo. So pag matapang yung loob mo ay marami kang bagay ngayon na susubukan. Kasi nga matatag yung loob mo. Which is yan yung gustong gusto ng mga foreigner na kausap, na yung tipong kahit anong topic ang buksan niya ay makakasakay ka kasi may alam ka. So, ang pagdadala mo ng ka-LDR guys, ng boyfriend mo, ay huwag mo siyang habul-habulin. Ipakita mo sa kanya na hindi ka nakadepende sa kanya, na hindi nakadepende sa kanya yung kasiyahan mo, yung buhay mo, and everything on your life. In that case, dyan mababaliw yung ka-LDR niyo sa inyo. Kasi nandoon na lagi siyang matatakot na almost perfect ka na, tapos ikaw na yung sa tingin niya ay compatible sa kanya pero malayo kayo, kaya nandoon lagi yung takot na mawala ka sa kanya. Kaya yan yung magbibigay sa kanya ng urge para ingatan kanya. Now let's go to our tip number 2. Keep your privacy as you can. At hindi yung ginagawa mong diary o kaya photo album yung social media platform mo guys. 1, 2, 3 photos is enough kung mag-post ka dapat sa social media. At
Habang nasa trip ka, pwede kang kumuha ng photos as you can and videos as you can. But keep it to yourself. Kasi dyan papasok yung mababaliw yung boyfriend mo kung ano yung ginagawa mo sa trip mo. So, habang nasa isip ka niya kung ano yung ginagawa mo sa trip mo, doon ka lalamang, doon ka magkakapoint. Kasi iniisip ka niya. So, nandun yung curiosity niya kung sino yung kasama mo, kung ano yung mga ginagawa mo sa trip mo. Tingnan nyo yung difference in that case at doon sa case na pag-take nyo ng photo, pag-take nyo ng videos, ay post nyo kaagad. So, pagbalik mo galing sa trip, kung kailan may connection ka na o kaya kung kailan magkakakonekta na kayo ng boyfriend mo ng sa normal like dati again, ay wala na kayong pag-uusapan. Kasi kung mag-uusap kayo about your trip na alam niya na kasi nga naka-follow siya sa social media platform mo kung saan mo ginawang diary yung wall mo, ay wala ng excitement sa kanya. At habang nasa trip ka guys, ay hindi kanya pagkakaabalahang isipin kung ano yung ginagawa mo. Kasi nakikita niya, like for example, he was busy for the whole day. Hindi kanya iisipin for the whole day. Kasi malamang sa malamang, pagdating ng gabi, ay makikita niya lahat ng ginagawa mo ng araw na yan kasi pinost mo. Pero kung ikikip mo yan sa sarili mo, pagbalik mo on the game, ay ang dami niyong pag-uusapan na exciting things na hindi niya nakita na sa'yo niya lang mapapakinggan kasi hindi niya nga nakita yung update everyday nung nandun ka sa trip mo. Now let's go to our tip number 3, which is improve your outlooks. Ang ibig sabihin naman nito ay i-level up mo yung beauty mo. Kung dati hindi ka o wala kang pakialam sa makeup, then try to do it. Try to learn how to do it. Kung lotion kang manamit, learn how to be a fashionista. Learn how to match up your clothes. Kasi ang physical outlooks, guys, ay napaka-importante while you are still in a long-distance relationship with your boyfriend. Kasi kung maganda ka, masarap ka, katakam-takam ka sa paningin niya, ay nandoon na mabibigyan mo siya ng pananabik. So, mababaliw siya ngayon sa pananabik sa'yo na makita ka. Kasi, ang sarap mong tingnan sa tuwing magpapadala ka ng photos or sa tuwing magvi-video call kayo. Now, let's go to our tip number 4. Appreciate everything he has. Anong ibig sabihin nito? Napakasimple lang po. Be his believer. Appreciate everything he has. Dapat i-appreciate mo yung kahit napaka-konting bagay na meron siya at hindi yung ikaw yung numero unong kumukontra sa kung anong meron siya. Kasi kung gaano kalaki yung pride nating mga babae guys, ay ganoon din kalaki yung ego ng mga lalaki. Na hindi nyo lang kailangang irespeto, kundi kailangan nyo rin kilalanin na ang lalaki ay superior sa ating mga babae. Lalo na pagdating sa foreigner. Kasi nga, ang foreigner has a mindset of independent. Gustong-gusto nila yung binuboost mo yung pagkatao nila, yung pagiging lalaki nila. Gustong-gusto nila yung binuboost mo sila sa lahat ng ginagawa nila kasi yung tipong magaling sila. Like for example, napakasimpleng bagay, nagpagupit siya. Appreciate it na, oh, ang gwapo mo ngayon na bagong gupit. Yung mga tipong ganyan guys na napaka-kunting bagay pero may impact yan sa kanila. Another example is like, he made something amazing or he won the game. Something like that guys na yung parang nagtagumpay siya or nagawa niya ng matagumpay yung isang bagay. Embrace nyo yung nangyari sa kanya to show your appreciation. Sabihin nyo, for example, that you may be not the best among others, but for me, you are the number one. You are the best for me. And in that case, dyan papasok na mababaliw sa'yo yung boyfriend mo. Kasi binuboost mo yung pagkatao niya. Kasi nga, napakagustong-gusto ng lalaki, guys, na yung sila yung lalaki sa relationship. At hindi dapat yung ikaw lagi ang tama, and your boyfriend must just listen to you, must do this and do that because it's you who knows what is the right. Huwag po ganon, lalo na kung foreigner yung boyfriend nyo. Huwag na huwag yung
nakakalimutan na ang foreigner has a mindset of independent. Kaya kung gusto niyong mabaliw yung boyfriend niyo sa inyo, ay i-boost niyo yung pagkatao niya as lalaki. Huwag na huwag niyong tatapakan yun. Now let's go to our tip number 5. Let him know your worth. Huwag lagi ikaw yung nauunang kumonta para magkakonekta kayo sa long distance relationship niyo. Once, twice is okay. Tapos ganun din siya, once, twice, pabalik sa'yo is okay. Pero yung from the start of your relationship guys, hanggang right now na umabot kayo ng 6 months, ay ikaw na lang lagi ang nag-i-initiate ng communication niyo, ng conversation niyo para lang magkakonekta kayo, he might be not serious with you. So, para mabaliw sa inyo yung boyfriend niyo, huwag kayong lagi ang kumonta. Ipakita niyo sa kanya na kaya niyong mabuhay nang wala siya. Kaya dito papasok guys na dapat laanan niyo ng oras yung sarili niyo. Laanan niyo ng panahon yung sarili niyo. Mag-focus kayo sa sarili niyong oras. At huwag niyong ibuhos yung oras niyo sa boyfriend niyo porque may ka-long distance relationship kayo. Let him know your worth. Iparamdam niyo sa kanya na anytime ay pwede kayong mawala sa kanya kung hindi niya kayo iingatan. And to do this, ay limitahan niyo yung sarili niyo na kayo lagi ang mag-i-initiate ng communication with him. Kasi kung kayo lagi ang mag-i-initiate ng communication with him, guys, ay mahuhulog kayo doon sa tip number 1 natin na naghahabol kayo sa kanya. So, paano niyo mapare-realize sa boyfriend niyo na may worth ka, gayong ikaw itong obsessed sa kanya? Kaya use your time. Make some activities for yourself. Na hindi yung lagi ka lang nag-aabang sa cellphone mo kung kailan siya magte-text para mag-reply ka agad. O kaya, dahil free time ka all the time, ay mangungulit ka sa kanya, magte-text at tatawag. Napaka-sobrang mali po niyan na gawain kung nasa long-distance relationship ka. Tandaan nyo guys, to work with a long-distance relationship, dapat kayong dalawa ang nag-workout nito. At hindi lang ikaw ang dapat nagtatrabaho para mag-workout nito. Now let's go to our tip number 6, which is send him flirty messages, flirty thoughts. For example, nasa kalagitnaan kayo ng pag-uusap nyo, pero kailangan mo nang pumasok sa trabaho at kailangan mong maligo. Take photo of you with a towel and send it to him at sabihin mo, when you will be here, I would love to be with you to take shower together. Yung mga tipong ganyan guys na napaka-simple pero magbibigay ng init sa isip niya. So para mabaliw mo siya sa kakaisip sa'yo, ay bigyan mo siya ng mga bagay-bagay na mag-i-ignite ng init ng katawan niya. Kasi in that case guys, ay nandoon na mabibigyan mo siya ng urge na mahawakan ka niya. So, pag nabigyan mo siya ng motivation na mahawakan ka niya, ay nandoon na gusto kanyang imit kasi gusto kanyang mahawakan. Kaya isa ito sa tip na dapat niyong gawin at hindi niyo makalimutan sa long distance relationship niyo. Kung gusto niyong mabaliw yung boyfriend niyo sa inyo habang magka-LDR pa lang kayo. Now to our last tip guys, number 7 is huwag maging clingy. Ano ba yung clingy? Yung parang linta po makadikit guys. Yung tipong ginagawa mo ng trabaho sa araw-araw yung pakikipag-communicate mo sa boyfriend mo. Hindi mo na ikinukonsidera na may trabaho siya at may personal din siyang mga gawain sa bahay niya at sa sarili niya. You want to be with him all the time. Huwag po ganoon. Dapat lagi niyong bigyan ng time yung boyfriend niyo kasi hindi pwedeng ikaw na lang yung gagawin niyang buhay niya. Like for example, in the morning, lahat naman taata tayo guys, lalo na kung yung boyfriend mo ay may trabaho, papasok siya sa trabaho in the morning, nandoon na wala na yung oras halos na mag-breakfast o kaya kung wala na siyang time na mag-good morning sa'yo sa sobrang busy, ay huwag kang magalit. Dapat intindihin mo yung sitwasyon niya. Kasi yung ibang babae guys ay nagiging clingy. Yung tipong gusto nila magre-report all the time yung boyfriend nila sa kung ano yung ginagawa nila. Kung gagawin niya ng boyfriend mo sa'yo,
na hindi mo dinidemand, then so be it. Napakaswerte mo kasi yung boyfriend mo mismo ang gumagawa niyan nang hindi mo dinidemand. Pero yung kung ikaw yung nagdidemand na o kaya nagtatanong na kung ano yung mga ginagawa niya all the time na nagte-text ka o kaya all the time na tumatawag ka sa kanya, it's called clingy, guys, na it will be already annoying to him. Lalo na kung foreigner yung kalong distance relationship mo, kasi usually na mga lalaki sa abroad ay priority nila yung trabaho. Kaya dito na naman papasok na dapat focus yourself, use your own time to do what you want and what you need. Huwag mong gawing hangin yung boyfriend mo na dapat all the time ay hinihinga mo, kasi mamamatay ka kung hindi ka hihinga. In that case, guys, ay lalabas ka rin na nagger, na nakakasakal na. So, imbis na nandoon na bigyan mo ng excitement yung boyfriend mo, every time na makakonekta siya sa'yo, ay wala nang ganoon. Instead, ay maiinis pa siya every time natatawag ka sa kanya kasi nakakadistorbo ka na. Lalo na kung yung tawag mo, guys, 5 to 10 times in a day, para lang malaman kung ano yung ginagawa niya. Kaya nga, napaka-importante na maging independent ka. Kasi lahat ng tips na to, guys, from 1 to 7, ay napaka-simple mo lang na yung tipong hindi mo mapapansin na ginagawa mo. Kasi you are independent person. So, hindi ka mahihirapang mag-adjust sa boyfriend mo at hindi ka rin mahihirapan na baguhin yung ugali mo. Kasi nga, you already get used to it. Kasi ikaw ito, an independent person. So that's all, guys. I hope naintindihan nyo ng mabuti yung ibig kong sabihin. Because I just wanted you to have a successful long-distance relationship, guys. Gaya ng meron ako. Lalo na kung kapwa kayong nagmamahalan sa LDR nyo. Napakasayang, guys, na mawala yung seryosong tao na nagsiseryoso sa inyo dahil lang sa maling ginagawa nyo. So for more LDR tips, kung gusto nyo pa ng more guidance from me, just check out some links on my description box. O kaya kung gusto nyo ng kumpletong LDR tips, just kindly visit my playlist at nandun lahat ng LDR tips ko, guys. And for your suggestion and reaction, huwag nyo kalimutan na magbili ng comment sa ating comment section below. Pero kung ayaw nyong ma-expose sa comment section natin, guys, you can always follow me on my IG o kaya makipag-connect sa akin sa FB page ko, which is ang link ay nasa description box din para diretso na kayo doon. And of course, bago natin ito tapusin, let me do a shout-out first to Mayumi Makuto from Davao but watching in Kuwait. Shout-out na rin, guys, kay Aileen Andaya, Evelyn Eugenio watching from Pangasinan. Shout-out rin, guys, kay Catherine Magbanwa, kay Lia Florida Napolis watching from Hong Kong. Shout out rin kay Bernyang. And our last one is to Juan Grace Perez watching from Singapore. That's all, guys. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you on my next video. Bye-bye.